Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video ay ari nga po. At for the go, kumain po muna kami dyan ni Rex Sandini nga po sa Karinderia sa Maydaan. At paano nga po ay hindi pa kami nag-aagahan nung umalis kami sa bahay. Gutom na ang mga Tagalog. Ay oo eh. Ay di ga nga po, kahirap naman mag-drive. Ay akala mo talaga ako magda-drive eh. Kahirap kayang umangkas ng kumukuluang. Tiyan. Ay di ari na nga po, nagsimula na kami sa aming happy ending. Happy ending! Ari nga po, nagsimula na kami rin eh sa pagliliwaliw daw. Ayan nga po, at puro drive lang po ang maipapakita ko ngayon sa inyo kasi nga po nang ayun lang naman ang ginawa. Ay, puro drive lang eh. Puro tingin-tingin lang. Eh, gusto ko nga lang pong ma-iplex sa inyo itong magandang kagubatan. Kagubatan si OA naman. Ari nga pong pupunta kami kasi po ng DRT. At ewan ko, hindi ko na alam kung bakit pupunta. Hindi, ride lang, ganon. Ang gulo ko. Masarap kasi yung minsan, lilibot-libot, ganyan. Wow, pensionado ka, girl. Eh, hindi. Hindi naman. Pero pag mga bagay na galagala o diba para nakakawala ng stress. Stress ka, girl! Meron na nga po at ito na nga po yung arco. May nakalagay nga po dyan na I love DRT! Yo, di na lang po yung nakita sa video. DRT pa pala. Buo pa pala yung nakuhanan ko. At ito nga po pala ang aming sikilik. I-road to test natin yung sikilik. I-road test. Akala mo 4 wheels. Ahoy! At ito na nga po. Pauwi na nga po ulit kami dyan sa bahay. Sabi ko naman sa inyo eh, nag-road trip lang kami eh. Wala, nagsayang lang ng gasolina, ganun. Pag sinabing, Rexan, tara ka ako at tayo eh, mag-road trip, ganyan. I-road trip natin tong ating stress. Bakit ba paulit-ulit si stress, ha, ganun? Aba, eh, di kapag nag-aya ay kailangang bigyan ang hilig. At pag hindi na ibigay ang hilig ay baka naman magligalig, aruya. Ay di ari na nga po at buti na lang ako din eh medyo tuyo-tuyo eh. Diyos ko, sa dinaanan namin kanina ako eh para kakong katatapos lang ng ulan. At kakoreksan ay bilis-bilisan mo at nako baka tayo ay mabasa ng ulan ay mababasa ang maligalig. Sabi nga po sa akin, ayan, aya pa eh, gala pa more. Basa ng ulan later. O, sisiponin, lalagnatin, tapos ay dadaing-daing. Abay ko dati, kung may problema, abay tutulala na lang sa sulok. Abay, hindi, wag ganyan ngayon. Pag may problema ka, maglibot ka, ganon, para mawala. Charot, pag hindi stress, problema naman. Ano na ba talaga nangyayari sa utak ko? Oh! Eh, pero sa totoo lang po talaga, eh, ako po ay galak na galak sa aking mga nakikita. Galak na galak at napakahili ko po kasi sa mga puno-puno, mga green-green ganyan. Dahil ano po, ako eh, lakas kagubatan. Ang OA. Buti na lamang po talaga ako ay may asawa na sumusunod sa aking ligalig, sa aking mga hilig-hilig. Dahil nga po nang hindi naman ako marunong mag-drive eh. Ako po ay ano, napagdesisyonan niyan tuturuan mag-drive eh. Kaso po nung ako'y tinuturuan ay nakaway ako na po mismo ang umayaw at baka ma-high blood yung asawa ko. Ay, wala akong taga-drive. Si OA naman. Gawa nga po ng panay ang sabi niya sa akin, oh, nag-aaral ka pa lang, napakakaskasera mo na, kibilis-bilis mo na mag-drive, ganyan. Tapos sasabihin ko naman sa kanya, eh paano ba kasi? Tapos pagbabagalan, ay sobra naman daw ang bagal. Tapos po pag ano naman yan, sasabihin, ay ako sa'yo kasaya, napakakabisote mo, di ang ending, oh. Sitampuhin pa naman ako. Eh di ayoko na. Sabi ko, ayoko na. Hindi na ako mag-aaral niyan. Paiyak na ah. Ang hirap ka ako kayong matuto. Lalo na kapag yung nagtuturo hindi naman mahaba ang pasensya. Eh di puro na lang panda down sa sarili ko. Eh naririnig ko. Ano daw? Akala mo talaga ginaganon eh. Biglang nang lumo. Hindi, magpasalamat na lang at may isang akong asawa na ay, parang nabul pa doon sa isa. May isa akong asawa na handang makaladkad para lang sa aking mga ligalig sa buhay. Diyos ko pa! Ang naging dating pa nito ay ang aking asawa ay isang kaladkaring lalaki.
Pero alam niyo po, sa totoo lang, kung nasa saan nga po ako, sasabihin ko dyan, uy, samahan mo naman ako doon, ganyan. Ay, talaga pong sasamahan ako niyan. At kasi alam po kasi ng asawa ko talaga na ang hina-hina naman ng loob ko, lalo na po pag nasa sa ibang lugar. Ay, kasi nga po, hindi naman ako sanay na sobrang na mapalayo po talaga sa aking pamilya. At ang gusto ko pa rin ay nakaka-away-away, ganyan. Kaya po, nung napunta po ako sa Basyo, ay talaga namang sinamahan po ako ng asawa ko doon sa pagtuturo. Abay, diba? Para akong may bodyguard. Oh, wala naman po ko kasing problema nga. At wala naman po kaming anak na maiiwan nga sa bahay. Kaya nga po, ayos lang na magkasama kami doon sa ano. Ang problema nga lang po, ayun, medyo mataas yung aming nagiging gastusin sa mga araw-araw. Charot! Linggo-linggo, ganyan. Eh, okay lang naman po. Carry lang, basta magkasama. Ay, si OA, ang kiri mo. Oh, kasi po talaga naman dati na magkahiwalay po kami ni Rexan. Ako po nandito sa San Miguel, siya po kung saan na tadhana, dalhin ng kapalaran. Ano daw? Kasi po, ano, kung saan po siya nakakapagtrabaho, ganyan, kung saan yung kanilang kontrata, kaya naman malayo. Ngayon po na mag-asawa na kami, eh di medyo naglaylo-laylo po ako siya. At nung napunta po ako doon sa Basyo, eh, hindi na nga po pala siya tumanggap ng kontrata. Kaya po ang ending, abay, sinamahan na lang po niya ako sa Basyo. Eh sabi rin po kasi ng nanay ko, eh samahan ako at hindi siya kampante. Na ako nga daw po, mag-iisang pupunta doon. Pero may mga kasama naman po akong mga mababait na guro doon. Eh, kaso nga lang po, rin si inay, gusto nga po, isama ko pa'y asawa ko, di para akong grade 1, ahoy! Kasi nga naman po, sa sobrang layo nung aking pinagtuturuan, aba, di hindi naman ako nakaka-uwi araw-araw, kung di lingguhan po ang aming uwi. O, paano po ba yan? See you po sa next vlog. Paalam! Maraming maraming salamat po sa panonood!